Yun. So, what's up mga lods? Welcome sa akin YouTube channel. Kape-kape muna tayo mga lods. Ayan ang kape. Ayan. Topic natin for today's video, kung totoo nga ba na waterproof yung pigment. So, ikukumpara natin yung pigment ink sa dye ink, mga lods. Ngayon, ginagawa natin, gumagawa tayo ng subject tag, no? Kasi bukas pasukan na. Ngayon lang ulit ako nakagawa ng video, gawa ng busy nga tayo itong mga nakarang araw. Dahil nga, pasukan na bukas, gumagawa na tayo ng mga subject tag. Maraming order. So, pakita ko sa inyo, mga lods. Ano ko, yung pigment ink ko, no? Ayan. Sticker yan, na vinyl sticker gamit natin para maging waterproof yung ating ginagawang sticker, syempre. No? Tapos lalagyan natin yan ng phototop para mas maganda yung kalalabasan ng ating sticker. Mamaya, pagkatapos natin iprint to, meron akong nakaready dun na sa computer ko, sa laptop ko, na ipiprint natin. Gagawin natin sample, no? Kung totoo nga ba na waterproof yung pigment ink versus dye ink. Tingnan natin kung ano yung magiging kalalabasan ng eksperimento natin. Ilalagay natin sila ng dalawa sa tubig. Ayan. So, abangan natin yan. So, bago ang lahat mga lods, takpan muna natin to. So, yun mga lods, magpiprint tayo ng sa bond paper. So, yung gagawin natin is gumawa tayo ng layout dito. Nilagay natin pigment ink at dye ink. Unang gagawin natin is magpiprint muna tayo sa pigment ink. So, burahin muna natin tong dye ink natin. Ayan. So, yan. Pigment ink muna tayo mga lods. Ipiprint natin siya sa pigment ink. Ayan. So, ito kasi nasa Epson L110 yung drive niyan, pero L120 yung gamit natin na printer. Ayan. So, ipiprint natin siya. Set natin sa properties kung paano tayo nagpiprint ng normal sa bond paper. So, dito kasi kapag bond paper ako nag-piprint, yan, lalagay ko siya sa Epson mat. Yan. Okay, gawin na natin plain papers na lang siguro para pantay, para pare sila ng dye ink, no? So, gawin natin dito high. O kaya, more settings, gawin natin high. Ayan. Taasan natin. So, okay. Ayan. So, ipaparehas natin yung print natin dito sa pigment ink saka sa dye ink. So, tingnan sa more option, tanggalin natin high speed para maganda yung pagka-print, no? So, yon. Okay na yan. Settings natin. Then, okay. Pagka-okay natin, iprint na natin yung pigment ink. Ayan, print. Ayan, kung makikita nyo, yan, ma-under na yung printer natin. Ayan. Ito yung pigment ink ko mga lods. Dito natin ipiprint yung letter ng pigment ink. Ayan, hintay lang natin mga lods na ma-print out yung pigment ink. Ayan. So, habang nagpiprint yan, pakita ko sa inyo yung ating L3110 naman na printer. Andito naman siya sa kabilang sa likod ng aking laptop ng mga lods. So, yan. Nakatago siya para di madumihan. So, ito yung dye ink natin. Diyan natin ipiprint yung isang ink. No? Yung dye ink. Kaya bali yung video na to is dye ink versus pigment ink. Kung sino ba talaga at totoo nga ba na waterproof tong si pigment ink. So, balikan ko kayo mga lods. So, yun mga lods. Nakaprint na tayo ng pigment ink, no? Ayan. So, ito na yun. Mga lods. So, ready lang natin yung dye ink natin. So, balikan ko kayo mga lods. Naka-ready na yung ating dye ink. No? Dito tayo mag-print ng dye ink. So, yung piniprint natin kanina doon sa pigment ink, ilalagay naman natin ngayon dito sa dye ink. Nagpiprint tayo ngayon. So, ayan. Nalagay natin dyan. Pagkakasyay lang natin. Then, ipiprint na natin siya dito. So, punta tayo sa computer natin.
Yan. So, ang gagawin natin settings dito, o balik natin muna na natin yung kanina, yung dye ink. Ayan. Tapos, ito naman, pigment ink dahil na-print na natin to, burahin naman natin to, no? Yan. Tapos, balik natin siya sa dati. Tapos, itong pile, no? Piprint na natin siya, mga lods. Print. Tapos, hanapin natin yung printer natin kung nasaan na. Ito, L3110. Naka-ready na siya, mga lods. Pindutin nyo lang yan. Then, properties. Kung paano yung natin kanina, settings, ganun din. So, naka-plane tayo, mga lods. Tapos, high natin. High more settings tayo. High natin. Yan, kanina kung ano settings natin, gayahin natin. Pare-parehas tayo dyan. Then, sa option, tanggalin natin yung high speed. Ito lang ginawa natin kanina. Then, check. Okay. Check natin ulit kung okay na. Then, okay. Tapos, print. So, yun. Same lang sila kanina, no? Ng process para sa tayo na settings. Wala tayong binago. Dahil yung pinakaiba lang nila yung ink. Ayan. Piprint na natin yung the ink natin, mga lods. So, ngayon ko lang gagawin itong experiment na to para malaman natin talaga kung totoo nga na ano, na waterproof tong si pigment ink. Pero sa akin talaga kasi itong si dye ink talaga, hindi to ano, dito waterproof talaga. So yun, naka-print na tayo. Handa naman natin yung pag-eksperimento natin na tubig. Okay? Balikan ko yan, mga lods. So yun, mga lods, ito yung print out natin sa pigment ink saka sa dye ink, no. Gugupitin natin to para hindi tayo oksyado sa papel, no. Yan, ito na. Naka-print na tayo. Tapos kukunin natin yung batya, no. Wait lang, mga lods. So yung mga lods, saka-ready na yung batya natin na may tubig, no. So ito yung pinrint out natin. So ilalagay na natin, mga lods, no. Yan. So ito na. Moment of the truth, mga lods. Nalupong natin sa tubig. So yun, nakikita nyo, mga lods, no? Mahuhulas na agad yung dye ink. Wala pa tayong ginagawa dyan, mga lods. Mahuhulas na agad ang dye ink. Ayan, nakikita nyo. Kita nyo, mga lods. Pero yung pigment ink, wala, walang nangyari. Ayan. Yung dye ink natin, hindi yung nawawala yung pagka samantalang itong pigment ink natin, ayan, walang katinag-tinag. Yung experiment natin, mga lods, itong letter E nakawa lang ko dito sa letter N, kaya medyo kumulay siya na makita niya, mga lods, oh. Nawawala na yung letter ng dye ink. Mahuhulas. Yung letter ay nyo, wala na. Ha? Ayan. Papadlang natin siya ng mga ilang sekundo. Ayan, minuto. Mga lods, no, pagkatapos natin silang ibabag, ayan, ilagay natin siya dito, basa pa yan, mga lods. So para madaling matuyo, gagamit tayo ng blower gagamit tayo ng blower, no. So tara na, subukan na natin to.
A few moments later. So yun yung mga lods, napatayo na natin yung ginamit natin kanina. Ayan, tuyo na siya mga lods. Oh. So makikita nyo mga lods yung pagkakaiba nung dyeing sa pigment ink mga lods. Ayan, makikita nyo. Yung letter din natin sa itim na dyeing, ayan. Medyo umano na yung pagka-ink niya, ayan, lumabas na. Saka nag-iba na yung kulay niya. No? Pero yung pigment ink natin, walang nagbago. Ganun pa rin, matingkad pa rin yung kulay niya. Compare mo dito sa dye ink. Ayan, medyo lumabo na. So, confirm nga na totoo nga na waterproof nga yung pigment ink. Kahit na iprint natin siya sa bond paper. Ayan. Ayan, pagkakaiba nila, no? Sa dye ink natin, pagkalagay na pagkalagay pa lang natin, nakita nyo kaagad, no? Humulas na agad yung tinta niya, no, pumawala na agad doon sa kulay. Dito naman sa pigment natin, halos walang nagbago. Ayan, walang pinagbago mga lods. So, mas maganda pa rin talaga gamitin yung pigment ink compared sa dye ink. Kaya lang, mas mahal nga lang ang ink ng pigment compared sa dye ink. Ayan. Pero kung mga ano lang naman, pero kung mga documents printing lang naman ang gagawin nyo, pwede na siguro yung dye ink na i-print nyo. Pero pag mga picture, mga ID, ayan, pigment ink yung gagamitin nyo para mas maganda yung resulta ng i-print nyo. So yun mga lods, kung nagustuhan nyo yung ating video, kung gusto nyo yung mga gantong eksperimento, so mag-comment lang kayo sa baba, no, tungkol sa digital printing, no. Ayan, nalaman natin tuloy na totoo nga na waterproof nga to si pigment ink kahit sa bond paper lang natin siya pinirint, no? Talong-talong talaga si dye ink, pang matagalan talaga si pigment ink mga lods, no? So yun mga lods, hanggang dito lang. Kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, subscribe mo na yan and click mo na rin syempre yung notification bell para lagi updated ka sa mga bago nating videos. At huwag mo na rin syempre kalimutang mag-like, share and mag-comment sa video na to. Sigurado ko na mare-replyan ko yung mga comment niyo. So yun mga lods, hanggang dito lang. See you on my next vlog. Bye-bye!